Ngayong araw, ang gagawin ko po ay maglilinis ako ng aking area na pagtataniman ko ng ampalaya. Napakalakas po ng hangin dito kung mapapansin niyo po. Pero ang init po dito ng panahon. Pagkatapos ko po yan malinisan lahat, lahat yung kabuang 300 square meter, ay atapungan ko po yung mga damo para iwas peste at saka mga insekto. Ang kasunod po niyan ay yung tinatawag na land preparation o yung paghahanda po ng lupang pagtataniman. Gaya nga po ng aking ginagawa, ang ginagawa ko po ay mga butas. Tapos dun po ako magtatanim. Ang paraan ko po ng pagtatanim ay direct seeding. Tapos ang sukat po nun ay 2 meter between row at 1 meter between hill. So bali ang gagawin ko pong mga butas ay 300. So bali ang kabuang bilang po ng aking mga tanim ay 600 plants dahil 2 seeds per hill po yun. Pagkatapos na gawin ko yung 300 na butas, ang kasunod na gagawin ko na po ay paglalagay na ng fertilizer. Ang gagamitin ko pong fertilizer para sa basal application ay yung tinatawag po na complete fertilizer. Yung pampabrown po ng lupa. At tungkol naman po dun sa sukat ng aking paglalagay ng basal fertilizer o yung complete, ang sukat po nun ay 2 tablespoon per hill. Tapos ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ko na mga paraan po kung paano po ako nagtatanim ng ampalaya. Kung mapapansin nyo po yung paglalagay ko po ng fertilizer, medyo matagal po dahil paglagay ko ng fertilizer, tatabunan ko po yung bawat butas. Ilalagay ko ulit din yung hinukay ko na lupa, ibabalik ko doon sa butas na hinukay ko. Yung nagamit ko pala na complete fertilizer dito sa kabuang 300 square meter na 300 hills ay 7 kilo at kalahati. Kahit na gumagamit po ako ng mga synthetic fertilizer, gumagamit din po ako ng compost at saka animal manure. Yung horse manure po yung aking ginagamit. Mas maganda. Mas mataba pagtubo ng ng tanim. Sa ibabaw ko po na po nilalagay yung animal manure, hinahalo ko po doon sa lupa para pag tinaniman ko na po siya, mas maganda yung tubo ng seeds. Mas maganda po yung pag-urot dahil na-absorb agad nung ugat niya yung nilagay ko na animal manure kumpara doon sa basal application na ginawa ko na nasa ilalim. Basta panoorin nyo na lang po yung paraan ko po kung paano ko ginagawa yung pagtatanim ng ampalaya. Kasi kadalasan po, ang ginagawa sa pagtanim ng ampalaya, yung pinaparo siya, yung inaarado. Yung ganun po. Wala po ditong kalabaw. Kaya ang ginawa ko po na paraan ko, ay yung nagbutas na lang po ako para dun ko itanim. Tsaka masyado pong madaming ugat dito ng niyog. Mahirap yung pag land preparation. Pag natapos ko na po, lagyan lahat yan ng abono. Ang sunod na gagawin ko na po ay syempre, pagtatanim na. Pero yung seeds ko po na gamitin ay Galaxy po. Yung variety nyo po ay Galaxy F1. Ibababad ko po siya ng 24 hours sa tubig para mas madali po siyang umurot pag tinanim ko na. Tapos yung aking agataniman po niyan, yung lupa na nilagyan ko na ng compost sa ibabaw na hinalo ko sa lupa ay didiligan ko para basa yung aking pagtaniman. Tapos pagkatapos ko itanim, didiligan ko ulit siya. Syempre sa pagtatanim, ang pinaka-importante yung tubig. Dapat ay nadiligan siya araw-araw, umaga at hapon para mapanatiling basa yung lupa mula sa pagtatanim hanggang sa pagtubo niya. Yan na po, ready na po yung aking pagtataniman. Thank you for watching and please subscribe.